Sa ikatlong pagkakataon ay bumalik ako sa Clark Abandon Hospital upang subukin ang aking sarili. Marahil ito na ang aking pinaka nakakatakot at nakakakilabot na experience pagdating sa mga paranormal na bagay. So guys, gagawin ko magsha-shots ako ng mga larawan bawat floor. Susubukan kong muli napuntahan at ikutin itong mag-isa. Oo, mag-isa sa bawat sulok at mag-isa na magpagabi sa Clark Abandoned Hospital. Pwedeng... Ay! Si Master Gala ang isang gumagala sa mga sementeryo. So ngayon kamaster, nandito na tayo. Bumalik akong mag-isa dito sa Clark Abandon Hospital na isa sa pinakakinatatakutang hospital. Ito na po yung pangatlong beses nating pagbalik dito. Ngayon mga kamaster, samahan nyo ako na magpagabi dito hanggang umaga. Especially tututukan natin ang alas 3 ng madaling araw kung talagang meron tayong makikita o may mararamdaman tayong kakaiba dito. Kasi nung mga nakaraan, kasama ko yung aking kaibigan, ay may nagparamdam sa amin sa pamamagitan ng mga hakbang. Ngayon, susubukan ko kung mas higit pa doon yung kaya nilang iparamdam sa atin. So ngayon guys, kinayagan na ako ng mismong nagbabantay dito. Napuntahan ito mag-isa dahil talagang masasabi natin na gusto kong masubok yung sarili ko ngayon. Papasukin na natin to at maglalatag na tayo ng tent. A-update ko kayo maya maya kasi padilim na. Nakabahan ako. So recording na ako. So ito guys. Tila hindi ko narinig ang boses na sumagot sa akin nung nandito ako sa pagkakataon na ito. Pero nang ini-edit ko na ay dito ko lang nalaman na may sumagot talaga na boses na lalaki. Na parang ang sinasabi ay ito. Ito yung pinaka dito ka sa dadaan para makarating ka din sa pinaka ano. Nakalimutan ko yung bill. Actually, narangan na nila eh. Paano ko makapapasok dyan? Hindi, mas gusto ko sa third floor. Gusto ko sa mataas kasi hinggal ako. Hindi tayo guys, nakataas. Exercise din kasi pag may time. Yes.
Ano yun? Ano yun? Hindi ko alam. Parang boses ng babae, guys. May nakita ako. May nakita ako. Ang bilis. Parang ano, parang nilipad lang na ano. Parang nilipad lang siya, guys, na ano tawag doon? Na parang kortina. Hindi akong tatakot. Be strong. Para sa mga kamaster natin dyan, ito na. Mag-o-overnight stay tayo dito buong magdamag. Sa kinatatakutang ospital sa buong Pilipinas. Located po ito dito sa Clark Abandon Hospital. Tal. Oh my gosh. Iingat ako. Narating na natin ang third floor, mga kamaster. Ay! Ginugat mo ako, hayop. So ito na, guys. Magagabi na. Siguro, guys, wait lang. Siguro, guys, babaguhin ko yung challenge. Hindi ko kaya mag-overnight. Hanggang 3 a.m. lang. Marahil kahit makakita ako ng multo dito ay hindi ako mapapahamak, dahil mas mapapahamak ako kung hindi ako magpo-focus, dahil napakaraming butas dito na pwede kang mahulog. So ito na, guys, nandito na tayo sa pinaka rooftop ng Clark Abandon Hospital. So ito yung dito may nagbigti sa part na to. Ngayon it's almost 7 p.m. na po. Talagang gusto kong subukan. Yan, naglatag na ako ng tawag dito. Naglatag na ako nitong tent. Wala po akong kasama, ako lang po mag-isa, guys. Pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo may nagtatago dito. Yan. Aayusin natin yan mamaya. And then mag-iikot tayo sa ibaba. Mga bandang, let's say 3 a.m. babalikan ko kayo, guys. Or pagkakain ko, kakain muna ako and then babalik ako dito para may energy tayo, kasi first ever ko ito na mag-isa. Diba? Creepy. Ang tiyagain, no? So yun, guys, update ko kayo maya-maya lamang. Kanina pa to, guys. Kanina pa to, tunog ng tunog. Nabutan ako. Patayuan yung balahibo ko, guys. Kanina pa to, tunog ng tunog. So ito, guys, nilipat ko siya dito sa pinaka taas. Oo, dahil ang hirap kasi dun sa kabila, baka abutan tayo ng ulan. Ano to? Ay, diretso na pala to sa ano, delikado. So ayan, dito tayo matutulog ngayon, guys. Bakit meron dito niyan, guys? Matapos kong iprepara ang aking tent, ay babalik muna ako sa ibaba upang kumain at kausapin din ng guard doon at tanungin ang kanilang mga personal na karanasan dito bago ko simulan ang vlog, dahil mamaya malalaman ninyo kung ano talaga
ang talagang nakakapangilabot na kwento nila dito sa loob ng Clark Abandoned Hospital. Base po sa experience nyo, ano po yung hindi nyo makakalimutan yung kasama nyo, sinakal? Ano? Oo, oh, kami. Sinakal daw siya dyan. Ah, sinakal siya dyan? Pero hindi... So, hindi allowed mag-overnight dyan, sir? Bawal? Alin? Bawal pong magpaabot ng umaga dyan. Kung papayagan ka, pero tutusin talaga, bawal? Bawal talaga, oo. Bawal talaga. So, yan guys, narinig nyo, bawal po talaga. Pero susubukan ko, sir, kahit hanggang 3 a.m. lang po. Kasi ako lang po talagang mag-isa. Ang talagang gusto ko talagang mag-ano dyan. Kaya lang, ang problema natin is kung alam ko, bawal talaga eh. Pero sige po, sir, babalik po ako mamaya-maya. Kakain lang po ako. Ayun guys, so, gumagalaw na naman siya kahit walang kain. Ito yung madalas ko. Hindi po ako nandito para manggulo. Dumadalo siya kahit walang hangin. Oh my gosh. Tingnan yung ulang hangin. Bakit dumadalo siya? Oh my gosh. Sorry, nabulabog ko kayo. Ito yung ano guys. May ano lang din ngayon. Hindi po ako nandito para manggulo sa inyo. May nilabot na ako. Ito oh. Yung guys. Ito pinaka-trademark dito na ginawa nila ito ng sa akin. Ano? So mga kamaster, ang pinaka-bad news lang natin ngayon is pinayagan tayo hanggang 12 lang. Pero papakiusapan ko kung kaya tayong abutin ng 3. Wait lang. Okay, mag-alala guys, bago naman tayo mag-start sa ganitong ano, ay nag-pray naman tayo na talagang ingatan tayo dito sa ganitong mga lugar. Kasi delikado talaga pag mag-isa ka lang. So guys, it's 11 na po ng gabi. Yan. Ngayon, bababa na tayo dun sa may parang morgue. Oo. Nakausap din natin yung guard. Bawal daw talaga na shit. Kulong dito. Narinig nyo guys, parang may boss, parang may naglalakad. Tataasan yung balahibo ko. Maliwa ko na. Parang may buo, parang may naglalakad eh. Hindi po ako nandito para magulo. Paano ako makakatulog dito guys, di ba? May narinig ako eh. I-repeat ko na lang. So yan guys, nandito pa rin tayo sa Clark Abandoned Hospital. Ito po, i-challenge ko talaga sa aking sarili na pumunta rito na mag-isa. At lahat po ng ginawa ko dito ay legal at may pagpapaalam po. Ngayon, sa kasamaang palad, hindi na tayo pwedeng pumayag, hindi na tayo pinayagan magpaumaga hanggang kasi ang nagbabantay daw talaga dito hanggang 12 lang talaga. So 11 na, so hanggang 12 na lang tayo pwedeng mag-stay dito. Dahil talagang restricted na po ang area na ito. Kanina kasama ko yung guard, si Kuya. Hindi ko na mababanggitin yung pangalan kasi pinagbawalan din niya akong i-share sa kanya, i-share yung story. Dito pala, nung nag-iikot-ikot sila sa taas, madalas kasi bawat floor, isa-isa lang ang pinapayagang umakyat.
kumbaga, roving sila ikot-ikot. Dito nang naidlip daw yung dito naidlip yung kasamahan nila, na buti na lang nasa ibaba pa yung isang kasama niya. Hindi na siya makahinga. Parang may sumasakal sa kanya. Nung bumaba ako sa first floor kanina, pakiramdam ko parang hindi din ako makahinga. Wala eh, talagang mahigpit yung pangangailangan. Hindi guys, I mean, gusto ko lang din subukan yung sarili ko kung kaya ko ba talaga, kasi takot ako sa mga rides. Oo. Takot ako sa rides, pero pagdating sa mga ganitong bagay, medyo malakas ang loob ko. Nasanay tayo sa mga cemetery yung vlog ko, pero ngayon nandito tayong mag-isa sa Clark Abandoned Hospital na kinatatakutan sa buong Pilipinas. Di ba? So balikan ko yung gamit ko, papakita ko sa inyo. Delikado yan guys, oh. Masilat ka lang ng kaunti, bakya. So ito. Yan, ito yung aking tent, dito ako matutulog. Or kung serte, abutin tayo talaga ng, kasi hanggang 12 lang talaga guys, naglatag pa ako ng tent, di ba? So guys, parang hindi ko na kaya mag-isa rito, nanghihina ako. Hindi ko alam kung bakit ganun. Wait lang. Yan. Ngayon, bababa na tayo. Sasaktuhin natin 12 yan. Magte-12 na po ng ating gabi dito sa abandoned hospital. So, susubukan kong bumaba doon sa bandang morgue, at saka kung babalikan ko kung saan ako nakakita ng parang multo nung unang punta ko rito, kasi para akong nawawala ng energy. Parang gusto mo matulog na lang, pero delikado kasi ka master, at naghihintay na rin yung guard sa ibaba. Iba yung pakiramdam dito pala pag mag-isa ka. Sa akin, parang minsan nasa isip din natin yung takot, mga kamaster eh. Tayo sa pinakatuktok ng, yung nakikita niyo kulay green na yun, ano siya, Swiss Hotel. Tapos ito yung aking tent. So kapatid ko, shoutout para sa aking kapatid na si Ethan niya sa pagpapahiram nitong tent niya. Hindi ako nakabili. Kwento ko lang sa inyo saglit yung nakakapangilabot na kwento dito sa abandoned hospital. Kasi talagang dito tayo pwedeng magpaabot ng umaga, kagaya ng mga sinabi ko. Dito pala talaga, madalas nakakarinig yung mga nagbabantay na may mga naglalakad. Oo. Kaya mamaya kakausapin natin yung guard pag bago tayo umuwi, tatanungin natin sa kanya kung ano yung mga na-experience niya rito sa mismo sa loob nitong Clark Abandoned Hospital. Kasi nag-iikot sila. At ito na kasi ay isang private property guys, kaya talagang hindi nila pinakita yung kanilang sarili, kasi nga syempre makamamaya pagalitan din sila pag napanood ng marami ito. Isa yun. Tapos yung natutulog. Natutulog ka tapos wala kang ano, wala ka namang kasama, tapos minsan magigising ka para kang binabangungot. So guys, lilikpit na ako. Saktuin lang natin mag 12. So ipiprepare ko lang guys yung aking gamit. Bababa tayo dahil, ano oras na ba? Wait lang. Hindi ko makita. Yan, 12:15 ng umaga. Dahil hinihintay na rin tayo sa baba. Pero, pupuntahan ko muna exciting part dito na nakakarinig daw ng mga humahakbang sa taas. Sa pinaka ibaba na to. So, let's go guys. Ingat tayo dito sa puntas. Ah.
So guys, gagawin ko, magsha-shots ako ng mga larawan. Bawat floor. Oo. Papakita ko sa inyo. Tabi-tabi po. Excuse po. Ismiyo. Hindi ko na kaya. Dito. Dito kami nakarinig na yung kasama ko dati, yung unang pumunta ko dito. Na dito namin narinig sa taas yung humahakbang sa park na to. Delikado rito. Ano yun? Ito delikado na to guys eh. Pwedeng oh my gosh. Ay. Gumalaw siya. Kailangan talaga malakas ang fighting spirit mo sa mga ganito eh. Gumalaw siya guys. Ay, lalim pala. Grabe guys. Hindi ka bubuhayin dito. Ito yung pinaka-elevator ng ospital. At iba talaga yung naaamoy ko. Sa balibo ko. Grabe. May humahakbang. Baba na tayo. Balik na tayo. Kukunin ko na gamit. Uuwi na ako guys. Kasi hinihintay na tayo ng guard sa labas. Wala po akong ibang kasama dito. Ako lang po. Yan. Nakikita nyo. Wala po akong ibang kasama. Ako lang po. May naglalakad. Ano to sir? Sir, mga kwarto-kwarto yan. Ah, kwarto-kwarto. Yan, so, saan mo narinig yung naglalakan? Dito rin sir, banda. Diyan, banda, diyan. Diyan sa... Oh, kasi last time na pumunta nga kami dito ng kaibigan ko. Naalala mo ba yung... Di ba nung nagpunta kami yung kasama ko? Oh, sir. Nandiyan kami sa labas. Ano? Meron kaming nakitang narinig na naglalakad. Kaya lang sa second floor. Second floor, sir? Sa oo, yung second floor na... Ano ba to? Third ground. Ano yung first floor niya, sir? Oo.
Ay, minsan-minsan, nag-iikot-ikot kayo dito talaga. Iikotan namin to. Papalapit sa'yo yung naglalakad. Oo, yun nga, ganun nga. Tapos letan mo, wala na yung... Kaya... Talagang matatakot ka kung hindi ka sanay. Ayan. Nagdinig mo, sir? Oo. Ayun. Parang, ano, naka-chinelas eh. Ganun din yung so isa sa mga dahilan daw, factor na kailangan may nagbabantay dito ay yung mga kagaya niyang bakal na nawawala daw dito sa Clark Abandoned Hospital dahil pinagnanakawan daw. Tingnan niyo yung bakal na yun. Oh. Hmm? Ito yung malaking elevator. Yung narinig natin kanina umano. Gumalaw. Nagtataka ako kay bigat-bigat niya, no? Paano kagalaw yan, guys, di ba? Lumangit-ngit kanina eh. Sige po. Sir, saan niyo nakita yung, ano? Yung... Natulog kayo kamang may putong na ulo. Ito banda sa ilan. Saan dyan? Pasok tayo dito. Sa pinaka-morgue? Eh dito ko nga nakita yung ano. Yung nakaputing babae. Ganun mainit. Yung nakita kong buto nung nakaraan dyan, sir, katulad nito, ito. Buto ba ng tao yan? Hindi naman dyan, hindi tao. Ano yan? Ito. Sigurado ka, sir, hindi yan buto ng tao? Hindi yan. Hindi yan buto ng tao. Ano aso yan? Siya. Ang aso. Aso. So kayo, sir, ilang taon na kayo nagbabantay dito? Apat. Apat? Apat taon na ako dito. Tapos, ito yung pinaka-morgue po ng hospital, di ba? Hindi pa. Meron bang nag-aing sila? Ano yung pinaka-worst, pinaka-nakakatakot na experience dito, sir? Yung babantay ako dito ng gabi. Pagka naiglip lang ako, bigla akong binukas yung mata ko. Yun na, nakita ko po. Walang ulo na ano, parang pare na puti yung damit. Ah, okay. Tapos sir, ayan, hindi ko ano, natumayo na yung mga balahibo ko. Tapos umalis ako agad, tapos pagkabalik ko, ginawa ko yung bracelet ko, wala naman na. So inisip mo, akala mo baka something magnanakaw or addict. Pero wala naman po nagtatambay na addict dito. Wala naman. Ba dito kami paggabi. Minamonitor. So bawal po talaga sir na mag-overnight dito. Ah, okay. So mga kamaster, narinig niyo naman, 'yan. Gustuhin ko man po mag-overnight dito sa Clark Abandoned Hospital. Naglatag na nga po ako ng tent.
ay pinagbawalan po tayo dahil bawal po talaga ayon sa ano kasi parang private na rin siya ngayon tong pinaka ano. Actually bawal nga pong mag-vlog talaga kaya maswerte pa rin tayo dahil na-share tayo ng mga story ni Sir. Sir, saan po yung sinasabi niyong pinaka-morgue dito ng ano? Saan po? Ay, oo, ito. Hindi ko kaya dyan pumasok mag-isa. Ano yung na-experience mo rin dito sa pinaka-ilalim ng morgue, sir? Malakas yung ano, pakiramdam ko dito sa na marami dyan sa loob. Hmm. Pero wala man akong na-experience na ano, nakikita dyan. Nagpaparamdam lang. Doon lang talaga sa sinasabi mo. Tapos sir, totoo ba yung kwento na meron daw dito yung sinasabi nila na natulog daw siya, hindi siya makahinga. Parang sinasakal daw pagising. Yung mga kasama naming gwardiya noon, nung unang mga nauna dito, ganun yung experience nila. Mm-hmm. Nababangungot sila dito. Nababangungot. Bakit daw po bawal mag-overnight dito, sir? Bawal talaga dahil, sorry, hindi kayo pwede dito eh. Restricted area na siya ngayon. Dahil nga po sa mga butas na delikado. Delikado. Okay. Ano to, sir? Ba't may hukay dito? Dali na yan, sir. Nabuntan ko na lang dyan. Nabutan nyo na. Baka mamaya, baka may nag-treasure. Nag-treasure lang ito, gano'n? Oo. Teka nga, ano ko lang dito? Kusang nagpipindot yung ilaw. Hindi ko naman pinipindot. Iba yung amoy. Ba't gano'n yung amoy niya hindi nagbabago? Dati ganyan na. Iba yung amoy dyan, sir? Bakit? Ay! Ano yun? Parang may naglalakad. Hindi sabihin mo lang sir na saan dito? Saan dito sir? Diyan ba na sir? Nasa labas ako eh. Mm-hmm. Iniwan ko yung motor ko. Tapos pinaka ko yung flashlight ko. Oo. Inilawan ko sa loob. Wala. Wala talagang makita. Mm-hmm. Tapos nung bumalik na naman ako sa motor ko, ayun na naman. Nandun na naman. Ah, paikot-ikot lang dito yung ilaw. Ayun, parang apoy. So, ibig sabihin pala, talagang ang sabi sa inyo ng ano, ng namamahala dito, talagang hindi na pwede talaga. Oo, sir. Good. So, isa sa mga dahilan daw, factor na kailangan may nagbabantay dito ay yung mga kagaya niyang bakal na nawawala daw dito sa Clark Abandoned Hospital dahil pinagnanakawan daw. Tingnan niyo yung bakal na yun. Ito yung malaking elevator. Yung narinig natin kanina umano. Gumalaw. Nagtataka ako kay bigat-bigat niya, no? Paano kagalaw yun, guys, di ba? Lumangit-ngit kanina, eh.